Bakit pa kailangan magbis? Sayang din naman ang porma. Hello guys! Welcome sa ating bagong video tutorial na tatuturo natin sa inyo ngayon ay yung super easy version ng kantang gitara ng parokya ni Edgar, okay? Meron tayong tutorial nito guys, yung kanyang plucking, yung ganito. Okay? So baka nahihirapan yung karamihan sa atin sa plucking, kaya ngayon gagawa tayo ng strumming version nito at super dadali na ng mga gagawin. By the way pala guys, meron tayong weekly giveaway na mibigay tayo ng bagong kapwa at ng bagong string para mas maging masaya dito sa ating channel, okay? So make sure na makasali kayo ha. So yan, so ang gagamitin nyo lang guys para sa kanta na to ay apat na chords lang, di ba? So, ang mga chords na gagamitin natin ay G, and then E minor, tapos C, and then D. Ayan, so hanggang mag senior citizen na kayo yan guys ha. Apat na chords lang itatandaan nyo para sa kanta na to. Sa original ay maraming chords yung ginamit, pero apat lang na chords yung gagamitin natin para hindi na kayo mahirapan at hindi na kayo masaktan, okay? So sa intro at verse guys, ang mga chords ay G, tapos E minor, C, tapos D. 2 times yung gagawin yun guys, sa intro, 2 times yung rin gagawin yan kada verse. Okay, so ganun lang kadali yung mga chords yan, no? Tapos, paano naman yung kanyang strumming pattern para sa buong kanta? Okay, take note guys ha, sa buong kanta na to, kung matutunan nyo to, wala na tayong problema. Okay, so kada chords, halimbawa naka G kayo, ganito lang. Down, down, up, up, down, up. Ganun lang kadali. Tapos lipat na kayo ng chords. Down, down, up, up, down, up. Tapos lipat ng chords. Okay, so ganun lang kadali, di ba? So, yan. Ganun lang kadali yung kanyang strumming pattern. Sabi ko sa inyo, makukuha niyan kagad eh. So, kapag kinanta na natin siya, guys, ay ganito siya. So, sa intro muna tayo, halimbawa, pasadahan natin yung intro, 2 times yung gagawin, di ba? So, sa intro, okay, so yun yung intro guys, di ba? Kung gusto niyo matutunan guys yung kanyang lead noon, meron na tayong tutorial niyan, okay? So ayan, so ganoon na kadali, di ba? And then pasok na yung mga verse. So, bakit pa kailangan magbihis? Sayang di naman ang forma. Lagi lang nang mamaisisingin sa tuwing tayo'y magkasama. Okay, so 2 times yun ang nagawa, no? And then verse 2, bakit ba kailangan ng rosas kung marami namang nag-aalay sa'yo? Uupo na lang at aaway, maghihintay ng pagkakataon. Okay, so yan, so ganun na kadali guys, no? Yung lahat ng intro at saka lahat ng verse, okay? So bawat verse na yun guys, no? So sabi ko sa inyo, madali lang eh. And then after noon, pupunta na tayong chorus. So yung chorus guys, ito na yung banda sa may. Hahayaan na lang sila, magkanarapan na maligaw sa'yo. Okay, so dun yung banda, no? So paano yun? So yung mga chords natin guys sa chorus ay C, D, tapos G, tapos D, and then E minor. Okay? So, ganun lang kadali yung mga chords. And then, 3 times yun lang gagawin yan, guys. Yung buong hilera na yan na nasa taas, pag nagawa nyo ng 3 times, ay pupunta kayong C, tapos D. Yan. So, ganun lang kadali yung mga chords, di ba? So, medyo dumami lang siya, pero yun pa rin yung gagamitin yung mga chords. 4 na chords lang, okay? So, yan. So, yung strumming pattern natin, guys, kanina, yun na yun. Halimbawa, nakasi kayo, down, down, up, up, down, up. Same pa rin yun. Tapos yung D, ganun pa rin. Tapos, pagdating nyo ng G at saka ng D, so may nakikita kayo dyang number 2, guys. Ang ibig sabihin ng number 2, kaya natin nilagyan ng number 2 sa taas, ay
i-stramin nyo lang yan sila ng dalawang down. So, 1-2. Tapos, pumunta kayong D. 1-2. And then, babalik na kayo sa ating normal na strumming pattern. Yung down, down, up, up, down, up. Okay? So, ganoon na kadali, di ba? So, yan. Huwag kayo malito, guys. No? Yung strumming pattern ay parehong-pareho pa rin sa kanina, pang buong kanta na yun, na iba lang doon sa may dalawang chords. Yung merong 2 sa taas. Yung 1-2, 1-2. Okay? So, ganoon lang, no? Pag may nakita kayo number 2, dalawang strum down lang yan dyan. Okay? So, yan. So, ganoon lang kadali. So, kapag kakinataan natin ay ganito. So, nawala yung focus. So, kapag kakinataan natin ay ganito. So, hahayaan na lang sila, kandarapan na maligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Tapos, pag nagawa niya na 3 times, second line ng mga chords, C, idadaan na lang, D, sa guitar. Tapos, babalik kayong chords sa mga intro. Yung, okay, nantahan na yung intro, no? Lead. Okay, so ganoon na kadali guys yung mga chorus, no? After ng chorus, babalik kayong intro niya, and then verse ulit, tapos chorus ulit, and then, tapos na yung kanta. Okay, so yan, so ganoon na kadali guys, no? Yung buong part ng gitara ng parokya ni Edgar. So, ang gagawin natin ngayon, kantahan natin siya simula sa pinakaumpisa para malaman niyo yung progress niyo sa kanta na to. Simula sa intro hanggang chorus. So, pwede niyo ako sabayan guys, no? Para malaman niyo yung progress niyo sa kanta na to. Okay? So, babagalan ko lang din para mas makasabay yung mga beginners natin. Okay? So, intro muna tayo. So, tapos pasok yung mga verse. Bakit ba kailangan mag-bis? Sayang di naman ang forma. Lagi lang namang may sisingin sa tuwing tayo'y magkasama. Bakit pa kailangan ng rosas kung marami namang nag-aalay sa'yo? Upo na lang at aawin, maghihintay ng pagkakataon. Tapos chorus, hahayaan na lang sila, kandarapan na maligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Idadaan na lang sa gitara. Okay, so yan, so ganoon lang kadali guys yung buong kanta ng kantang gitara ng parokya ni Edgar. Okay? So, alam ko makukuha nyo ito kagad, no? So, sabi ko sa inyo, eh. No? Madali lang siya. So, yan. So, kung natuwa kayo, guys, sa tutorial ito, so, make sure na makapag-subscribe kayo sa ating channel. So, nabubulol-bulol ako kasi hindi ko lagi sinasabi, okay? So, yan. So, make sure na makasali kayo din sa ating weekly giveaway. Okay? So, enjoy sa bago nyo matutugtog, guys. Kita tayo sa next video natin. Bye!